Nais ko po magpasalamat sa lahat ng nakiisa kahapon sa culmination ng ating pilgrimage season, sa lahat ng mga dambana, sa lahat ng mga deboto, sobrang daming tao kahapon na tunay nating pinakita na tayo'y Pueblo Amante de Maria, na tayo'y mga kapatid ay bayang sumisinta sa mahal na Birhen. Kaya patuloy tayong umahon sa Antipolo, patuloy tayong pumunta sa mahal na Birhen, sa ating nanay, sa ating ina, sa ating kamanlalakbay. Mga kapatid, narinig po natin sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo na binigyan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang mga alagad na magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may sakit. At pinangalanan dito sa Ebanghelyo yung 12 apostol na ito ang makakasama, makakasalo at isusugo ng ating Panginoong Jesucristo upang mangaral ng mabuting balita, upang mangaral ng paghahari ng Diyos at magpatuloy ng simbahan na kanyang itatayo at itatatag. Kaya nga yung mga apostol, tandaan po natin, sila'y may kapangyarihan magpalayas sa masamang espiritu, magpagaling ng mga may sakit, sapagkat sila'y mga pinili at itinangi ng Diyos bilang kanyang mga apostol. At hindi nga lang po sila binigyan ng kapangyarihan, sila ay isinugo, sila ay inihayo sa buong mundo. Kaya naman hanggang ngayon, ang ating pananampalataya ay nananatili dahil sa biyaya na pinagkaloob sa mga apostol at ating tinanggap bilang mga binyagang Katoliko. At kung ang mga apostol, mga kapatid, ay sinugo ng ating Panginoong Jesucristo, tayo po rin lahat bilang mga binyagan ay sinusugo din ng ating Panginoong Jesus. Tayo mga Kristiyano sa ating kapanahunan ay hindi lamang tayo Kristiyano para sa ating sarili, para sa ating buhay. Tayo Kristiyano para din sa iba, para din sa ating pamilya, para din sa ating kapwa. Na tayo'y sinusugo rin ni Jesus upang magmangaral ng mabuting balita, upang isabuhay ang kanyang mga turo at aral, upang ipahayag ang kaharian ng Diyos. Huwag nating sayangin, mga kapatid, ang ating pagiging Katoliko, ang ating pagiging Kristiyano, kung hindi natin ito magagamit para palaganapin ang mabuting balita, ang paghahari ng Diyos. Yung iba, sanay o maraming oras para magkalat ng fake news. Yung iba, maraming panahon para manira ng kapwa. Maraming lakas, maraming energy para gumawa ng igapapahamak ng iba. Kung meron tayong energy para magkalat ng fake news, ng negative sa ibang tao, kaya din natin, mga kapatid, at mas kakayanin natin sa tulong ng Banal na Espiritu ang magkalat ng mabuting balita, ang magkalat ng ibang ng kaharian ng Diyos, ng pag-ibig ng Diyos. At hindi ba yan din naman ang nais sa atin ng mahal na Birhen ng Antipolo bilang kanyang mga deboto, na tayo'y dinadala kay Jesus at tayo naman ay may pananagutan na ituro, ipangaral at isabuhay ang ating Panginoong Hesukristo.
Pagdasal po natin ang bawat isa na sana tayo maging mabubuting alagad ni Kristo at deboto ng Mahal na Birhen.